Okay, magandang araw uli mga ka-TH. Shoutout ko muna si Manila Jan na naka-base sa Malaysia, sa Sabah, Malaysia. At saka yung ibang mga ka-TH natin, shoutout ko sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay dito sa aking YouTube channel. Mga ka-TH, sa oras na ito ay gusto kong bigyang daan yung request ng ka-TH natin na nagpapatago sa pangalang Leopard TV. Dahil may mga mga YouTube channel din siya na pero sa ngayon kasi ay nag-request siya sa akin na kung maaari daw ay gawan ko ng video yung kanyang ipinagawang L-Rad. Ito yung L-Rad niya, so nilagyan ko na siya ng bearing dito. Nilagyan ko dito sa dulo ng magnetic wire. Ito siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya bubuuhin at ano yung kanyang magiging power load. So ito yung isa. So dalawa siya. Kabilaan ay nilagyan ko na siya ng bearing para pag nilagay dun sa handle. Ayan ay ipapermanent fix natin na hindi natatanggal-tanggal. So ito yung kanyang handle, empty pa siya, wala pang bala. Dito sa ilalim, ito ay pwede mong lagyan ng dito lalagyan ng power load. Dito naman sa ilalim, itong cap, ay pwede mong lagyan ng load na gold or kung ano yung gusto mong hanapin. Ayan. So parehas yan, kagaya nung isa, kunin natin yung isa rin. So ito empty pa rin, wala pa rin siyang load. Lalagyan pa lang natin ng power load. At itong ilalim ay ganun din. Natatanggal din yung kanyang cap para ito ay pure brass na siya. Para doon mo rin ilalagay yung load. Pero otherwise sa mga ganitong L-rad, kahit isa lang yung balahan mo ay pwede na. Pero ginawa ko lang dalawa para parehas siya na kung alin ang gusto niyang balahan. Pwedeng sabay balahan, pwedeng kabila diamond, pwedeng kabila gold. Yan. At ito ay multi detector din. Pwede mong balahan ito ng pulbura ng gunpowder para ma-detect mo yung bomb or yung tinatawag nating liquid cyanide, which is yung tinatawag na silver cleaner. Yan yung liquid cyanide. So, pwede mo siyang gawing bala para sa poison. Para ma-detect mo yung poison kung merong cyanide content yung tinatawag na tinatrabaho. So, ipakita ko sa inyo kung paano yung paglagay ng power load. So, ito yung battery. Pinutol na natin dyan. Pinutol ko na. Ayan. Ito yung mercury added battery. Ito na yung laman niya. Tinanggal ko na. So, yung gitna niyan is butas yan, empty. Diyan natin ilalagay yung mercury, liquid metal mercury. Ito yung liquid metal mercury. Okay? So, dito naman sa ito, dito sa isa na yun, dito natin siya ilalagay. Yan, pagka malagyan muna natin ng liquid metal mercury bago natin siya ilalak. Ngayon dito naman sa isa ang nilalagay natin ditong power load ay yung power load dun sa handle nung Japanese one, which is yun dun yung carbon, charcoal at saka yung asphalt tsaka yung tawag dyan yung treasure seal cement, kagaya nito.
Ito yung treasure seal. Napakatigas niyan kapag ma-encounter mo yan sa ilalim. Ito naman yung carbon. At ito yung asphalt sa ilalim. Ay ganito naman ang itsura pag makita mo siya. So, umpisahan na natin kung paano yung paglagay ng power load at pag-assemble nitong L-rad na request ni KTH na Leopard TV. So yan, kita nyo na. Kikita nyo ba? Yan o. Ang gusto kong i-focus sa inyo ngayon ay ito yung ating tawag nito mercury added battery. Lalagyan natin ng liquid metal mercury para maging power load niya. Ngayon, para hindi tumakas yung mercury, kailangan mong ilock ng itong epoxy steel. So, para hindi tumakas yung mercury, kailangan ilalak mo ng epoxy steel. Tapos, sa ilalim, ay ilalagay mo rin siya para sigurado na hindi tatakas talaga siya. Tsaka natin ngayon, ilalagay dito sa isang handle. So, ayun na siya. Nahulog na siya. Magiging ano na siya dyan ngayon, power load siya. So hintayin natin siyang tumigas. Ngayon ay kailangan ko palang gumupit ng panglock. So ito ay yung ating mga metal plate, bronze plate na ginagawang panglock. Kailangan natin gupitin yan. Makita natin bumilog para panglock natin dyan sa ano. Medyo kailangan lang dito may konting ano, konting tiyaga para mabilog mo siya ng magupit mo siya ng bilog. So ayun na, korting bilog na siya. So kailangan pa natin ng isa para panglock naman doon sa isa. Ngayon para magform ang bilog talaga siya, i-double natin siya ng gupit mamaya. Tsaka gagawin natin ipapile, yung metal pile. Tawagin niya sa Tagalog, kikil. Ikikilin natin siya. Ayan. Paggawa ka na ng bilog. Ayan, no?
bilog. Paglalak natin siya ganyan. Okay. So kailangan ko siya ulit lagyan ng tinatawag na panukat. Sukatan. So medyo dito sa pagbilog, dito medyo may konting kasilanan dahil hindi siya ganun kadaling lupitin. So kailangan natin siyang i-file, metal file, para matanggal yung mga kanyang mga sumasabit-sabit sa paligid. At kaya pa paano, ma-forma mo ng bilog. Pagbilog talaga nito, kung wala kang machine, ay talagang handmade. May manual mo hanggang sa makuha mo yung saktong bilog ng kailangan niya. So okay na, kasi laki na sila. Ito ay sakto habang pinapatigas natin yung epoxy metal doon sa so ayan siya. Yun. So kailangan ko uling magtimpla ng another set ng epoxy metal para naman magkapit ko siya dun sa isa pa. Thank you.
Okay, so kailangan ko lang i-mix to uli. So medyo tiyagaan nyo lang ng konti dahil kahit pa paano, kung gusto nyo gumawa ay madali nyo makukuha, makukopya kung paano yung procedure sa paggawa nitong L-rod. Sa mga gusto naman na magpagawa ay mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment box para mabasa ko at masabi ko sa inyo kung magkano ang pag-uusapan natin sa paggawa. So ayan, nakita nyo. Ito to, nakalock na siya yung ating power load. Ngayon, ito namang isa ay lalagyan natin ng power load na Japanese one. Okay. Nagyan natin siya ng power load na pang Japanese one. Okay na, loaded na siya. Okay, lalagyan pa natin yan ng espalto mamaya. Okay. Ito tayo ng espalto muna. Medyo tiyagaan nyo lang ng konti yung ating procedure sa paggawa. Kahit pa paano makakukuha kayo ng idea sa step by step na pagbuo ng L-rod na upgraded na siya.
Ito yung espalto, ilalagay natin dyan. Okay. So iyon ay magsisilbing kanyang lock sa power load, tapos lalagyan natin itong brass plate. Ngayon nakikita nyo, ito na yung ating finished product. So itong kabila, ang laman ay mercury added battery na nilagyan ng liquid metal, at itong kabila ay power load na carbon, yung halo-halo na siya, carbon, charcoal, at saka asphalt, at saka yung Japanese treasure seal, yung cement ng Hapon. So ngayon ang gagawin na natin ay ipa-finalize na natin yung paglalagay ng L-rod. So dito muna tayo sa isa habang malamig-lamig na itong isa. Kailangan itong bearing. Itong bearing ay kailangan sakto lang dito sa bunga nga nitong tubo na to. Ayan o. Ayan. So, titignan mo yung ikot nya. Ayan. So, kailangan hindi siya masyadong wiggle. Hindi rin masyadong masikip. Hindi rin masyadong maluwag. Okay. So, ipifix natin siya ng itong ano, shoe glue. Kailangan ingatan nyo ang paglalagay ng shoe glue na hindi tatamaan yung bearing, kasi mag-i-stack up yan, hindi yan iikot. Okay. Tapos lalagyan mo nitong, pag na-fix mo na siya, lalagyan mo na nitong lock na brass din uli para maitago natin yung bearing. So ayan na, patitigasin na lang natin siya, at nakagawa na tayo ng isang L-rod. At mamaya titestingin natin siya kung accurate ba siya. At ito na yung isa ngayon. Kita niyo yung ano, di ba maganda yung loob, maganda yung loob. Tapos dito naman sa kabila, pwede mong bunutin to para lagyan ng bala, ganun pa rin, ganda pa rin yung loob at ito eh.
So parang ginawa rin siya ng makina kahit na purong gawa lang ng kamay. Ito ay pure handmade. So, ilalagay mo na uli itong isang lock uli para maitago natin yung mukha ng bearing. So mamaya ay i-test natin siya kung siya ay accurate. Ibig sabihin kasi ng accurate kung ano yung hinahanap mo, yun ang hahanapin niya. So try natin siya mamaya. Balahan ng gold kung maghahanap siya sa gold. Ito ay bagong ano natin, bagong gawa na pati bagong gadget natin na makakatulong din sa mga paghahanap. Kasi muna talaga yung dowsing panong araw, ito na talaga yung ginagamit. So yung mga Japanese one, yung long range locator, yan ay lately na lang na na-invento. Pero ito talagang dowsing, yung tawagin, ito ay dowsing L-rod. Ito talagang original na dowsing. So, in-improve lang natin, nilagyan lang natin ang power load at saka lagayan ng bala para pag ginamit mo ay medyo convenient ka na. Hindi ka na mag-iisip kung paano pa siya babalahan at kung paano pa siya lalagyan ng power load. Okay, cutting-edge na Leopard TV, ito na yung iyong request na gusto mong makita kung paano ginawa itong L-rod na request mo. Ito yung L-rod mo. Yan. Okay. So halimbawa ito yung target natin na gold. Ito. Kanya ba itong gold? Halimbawa ito yung target natin na gold na hanapin. No, i-detect. Tapos try natin balahan dito sa kahit isa lang. So yan. So binalahan ko siya ng singsing ko. At tingnan natin kung siya ay magtuturo.
So yun, tinuro niya yung sabay spacing asa may kwintas. Try natin ilayo ng konti. Kapag natapatan niya naman itong object, ito ay magkocross siya. Yan ang tamang paggamit ng dowsing. Yan, magkocross siya doon kung nasaan yung target object. Kapag dito ka naman, pipihit siya kung nasaan yung ating hinahanap na object. So, ayan siya. So, ayan yung ano, ito yung bagong gawa natin na request ni KTH na Leopard TV. Pure brass materials. Makikita nyo lang dito na metal ay yung bearing, kasi usually wala naman talagang brass na bearing. Kaya yan ay metal talaga. Kahit saan ka naman tumingin, ang bearing ay bibihira yung, depende kung may papagawaan ka ng brass na bearing, pero hindi ko alam kung magkano ang presyo. So lahat naman ng ano, lahat naman ng bearing, kahit itong yung aking AKS, ang bearing niyan ay bakal din talaga. So ito siya. Kita nyo, tumuturo talaga siya kung nasaan yung target object natin. So, kailangan marunong kayong gumamit ng dowsing. Kapag hindi, kailangan nyo mag-aral kung paano gamitin ito. Ito ay the bearing. At hindi nyo kailangan itong diktahan kung saan siya pupunta. Kasi kung saan lang siya, ang gagalaw kung saan yung may ang magnetic field o frequency na kanyang hinahanap, nakaparehas na. So, ito ay may dalawang lagayan ng bala. So, pwedeng isa lang ang lagyan mo, pwedeng sabay. Pwedeng isang diamond, pwedeng isang gold. So, yan, sa mga gustong magpagawa, ito ay ang bago nating buo na in-upgrade lang natin yung ating mga power load para hindi na kayo nag-iisip kung paano siya lalagyan ng bala, kung paano siya lalagyan ng power load. So mga KTH, yun lang yung ating update ngayon. At siya nga pala, gusto ko nang samantalahin yung aking pagkapataon ngayon na available na yung ating mga gadget na ganito sa Lazada at saka sa Shopee. So meron akong first order dito sa Lazada. Ito ay pipick upin na lang papunta doon sa nag-order. Meron na itong barcode. Yan. So, mas convenient kapag ka sa Lazada kasi mura lang ang shipping fee. At saka ito ay COD rin. Pagdating sa inyo, at saka nyo na lang babayaran sa Lazada. So, medyo mura ito yung shipping fee nito. Cash on delivery rin. Ito ay Japanese wand. Ito ang laman yan. Ganito. So, kailangan lang kasi kapag maglalasada ka, magpapadala ka sa Lazada, ay kailangan nakapackaging siya ng maayos at nakalagay na kagad yung barcode. Ganun din sa Shopee. So, hanapin nyo yung ating product sa Shopee. Yan ay pinangalan na nating Kanjikin. Kanjikin Japanese wand, Kanjikin long range locator, Kanjikin aura meter. At ito, pangalanan din natin to ng
sunod sa ating YouTube channel na ito ay Kanjikin Dowsing Elrad. So ito ay makakatulong din. Pwede nyo itong gamitin sa pagkuha ng lalim, pag-itik ng bomb, lason, deposit. Halos wala rin, wala na rin itong pinagkaiba sa double, yung pair long range telescopic locator. So nasa sa inyo kung mas maganda kumpleto, walang kawala yung inyong gustong hanapin. Ito ay pure brass materials. Hindi tayo gumagamit dito ng tinatawag na PVC pipe. Tayo ay talagang di kalidad ng materials yung ating ginagamit, at hindi tayo gumagamit ng mga second hand o yung junk na materials, dahil ang ating gamit ay talagang isang kilo o isang rolyo na magnetic wire. At itong tawag nito, ito yung ating secret ingredients, yung liquid metal mercury. At tayo ay may mga plate dito. Ito. Ayan. Ito yung mga ginagawa natin. Ito yung kanina nakita nyo yung ginupit na ginagawa nga pantakip sa mga ganito. Ayan. So, kailangan kontrolado mo yung gunting, tsaka tansya mo na kailangan mabibilog mo siya ng sakto doon sa gusto mong paglagyan. So nakita nyo naman kanina kung paano yung paggupit. So yung may mga kakayahang gumawa nito, yung may kakayahang bumili ng materials at kayang mag-assemble, ay nakita nyo kung paano siya binuo, paano siya ginawa, paano paglagay ng power load. Alos lahat ay wala tayong sikreto. Kaya talagang gusto lang natin na yung mga walang pambili na may kakayahang gumawa ay makabili. Ibig sabihin, sa ganitong paraan na pag-vlog natin, pag-YouTube ng ganito, pag-gawa ng video ganito, ay kahit paano may napupulot silang kaalaman kung paano yung procedure ng paggawa nitong Elrad, dowsing Elrad. Ito yung ating latest, yung bagong kagagawa lang, kung na-request lang ito ni KTH na Leopard TV. So abangan mo, bukas ay ipaparcel ko na ito. Ikaw ang kauna-unahang ginawan ko nito, at sana magtagumpay ka, makakuha ka ng hinahanap natin. At kung papalarin ka, bigyan mo ko ng maski isang Toblerone, kasi may nagbigay na sa akin Toblerone dito, si hindi ko nasabihin yung pangalan, yung chocolate na Toblerone. Kita niyo siguro yan sa ano ko, sa My Day ko, yung chocolate na Toblerone, at may kasama siyang Black Label ito. So niregaluhan ako ng Black Label, hindi ko pa siya binubuksan. Naka-sealed pa siya, oh. So, hindi ko alam kung kailan ko siya bubuksan, kasi di naman ako mahilig mag-toma. Pero, pan-display lang pagka may mga bisita. Kung kailangan niyang tikman, di tikman. Pero hindi natin pwedeng ubusin, kasi hindi ko alam kung anong tama niyang Black Label na yan. Basta yan lang po, pag giniinom yan, shot lang. Tama lang yung maanghangan yung labi mo, yung dila mo. Tapos pwede ka lang matulog. Pagka pampasarap lang ng tulog, pampahimbing. Pero hindi mo pwedeng laklaki yan na parang kala mo soft drinks. Bah, pangit yata lasa yan. Okay, mga ka-TH. Yun lang ang aking ma-i-share sa inyo ngayon. Konting knowledge o technique sa paggawa nitong pair na Elrad, dowsing Elrad.
So congrats kay KTH na Leopard TV. Ito, ikaw ang kauna-unahang makakagamit ng aking gawa, na kahit na ako ang gumawa ay hindi ko pa magagamit ito dahil mapupunta sa iyo. At sa mga susunod, yung mga gusto kong magpagawa, sige, gagawan ko kayo nito. At makikita nyo rin sa susunod nating mga site, makikita nyo na rin gumagamit ako nito. Meron kasi ako nyan, galing sa Lazada, ito. So, nasira na. So, gagawa na rin siguro ako ng aking version ng L-Rad. Ito kasi yung sa ano, yung ginagamit ko, makikita nyo palagi. Ito yung L-Rad ko. Telescopic siya, ballpen type. Ngayon, gagawa na rin siguro ako ng sarili kong version dahil nabigyan ako ng KTH natin ng idea ng magpagawa siya sa akin ng ganito. Okay, so mga KTH, ito ay actual, walang cut at walang edit. Maaari niya at mabilis ninyong matututunan dahil lahat ng procedure ay ipinakita ko naman sa inyo kung papaano siya gawain at buuhin. Okay. Mga katits, hanggang dito muna yung ating video. At kung nagustuhan nyo ang aking content na ito, ay pwede kayong mag-subscribe, mag-like, at saka pwede nyo ring i-share para kahit papaano ay makatulong sa ating monetizations. At kung papala rin, makasahod naman tayo ng konti sa ating YouTube channel. Okay, mga ka-TH, pagpalain tayong lahat at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at mag-iingat sa ating mga treasure hunting activities dahil ngayon ay panahon ng tag-ulan.